sa galing sa mga dioceses natin, sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, dito muna siyang dinadala. So this is what we call manual receiving. So nire-record namin ilan yung ERs na dumating, kung anong place siya. So nire-record namin siya. So we can report it sa floor or sa media kung ilan na yung mga natatanggap natin. And for also the media to help us kung ano pa yung mga lugar na wala pa na dumarating dito sa atin para mapadala nila as soon as possible. Okay. Okay, name. So from there, papasok tayo sa pita floor. This is what we call sorting and batching. So sorting and batching is hinihiwalay natin yung local and national ERs. And binabatch siya by 10. So for the encoders, na mas mabilis nila ma-process yung mga ERs natin. So it is done on the floor. So because we are really getting volumes of ERs right now, that's why we are positioning them sa different, although not planned siya before, here. So here are our volunteers na nagbabatching. So if you can see from the envelope, bubuksan nila yung envelope isa-isa. Then yung envelope is containing national and local ERs, and then hiwalayin nila yan. Then titiklopin nila in a sense na dapat yung precinct, clustered precinct ID is naka-expose para madaling maiano ng ating mga encoders. So bali po sir, per precinct po talaga yung physical ERs? Yes, oo. So we are expecting 107,000 ERs, more than 107,000 ERs na isa-isa nating i-encode. So from here, ready na siya, i-process natin sa floor. So kanina meron tayong tinatawag na manual receiving, right? So ito naman is yung electronic receiving. So the volunteers will just enter the clustered precinct ID number and then just click receive. Kasi hindi siya ma-encode ni 1 and ni 2, pass 1 and pass 2 kung hindi pa siya dumaan dito. The system or our computer will tell the encoders na this ER is not yet received. So this is yung part na yan. So they are entering the BCM ID number and then click to receive and then click submit, and then the system will record na that ER is already in our possession. So after this one, this is what we call first pass. So right now we have 60 computers first pass. So ang gagawin lang nila dyan is i-enter nila yung BCM ID number and then lalabas sa screen yung mga names of our candidates. And then they will just enter kung ano yung nasa ER natin, kung ano yung result, yun lang yung i-encode nila. Just to make sure na meron tayong na tama yung ma-encode nila, twice, isang ER is twice na nating i-encode. So this is the what we call a first pass. From here, same process lang, we watch what we call second pass. So the other side, we have also 60 computers that is for second pass. Same process lang siya, just to make sure na tama yung ine-encode ng mga volunteers natin. So this is the second pass. Same process with the first pass. So again, one ER, twice siya ine-encode. So ito yung 60 computers natin for the second pass. So same process, BCM ID number, then i-enter natin yung votes na nakuha ng certain candidates. And then after this one, doon na siya sa reviewer. Just to make sure lang na talagang tama yung mga ine-encode natin ng first and second pass, we have what we call reviewers. So si reviewers, if you're gonna be checking their here.
pag nag-match yung in-encode ni 1 and 2, ang makikita natin sa computer nila is already in final. So it means walang problema dun sa in-encode ni 1 and 2. Nag-match siya. Pero pag meron namang, for example, ako, sa first pass, nalagay ko 108. And then si pass 2, nalagay niya 109. There will be a message there, ER number, and then resolve. So our encoder will click resolve. And then check niya kung ano yung ano may hindi nagmatch sa encoded ni 1 and 2. Highlighted siya. Just to make sure pakita ko lang. So these are the for example this our encoder got this ER number. So, like what you see here, may resolve. So, kiklik lang siya, and then hahanapin natin kung ano yung hindi nag-match ng encoded 1 and 2. So, bilang verifier, titignan ko yung ER mismo, then iche-check ko kung ano yung tama. So, that's why yung mga nilalagay namin talaga dito, like right now, they are the from the National Teachers College, National Teachers College. So, talagang medyo, ito yung part na minimake sure natin na yung nilalagay natin is mapagkakatiwalaan. And dahil ito na yung part na pag final na dito, archiving na, and then yun na yung binabangga natin with electronically transmitted and yung in-enter natin manually. So that's it. And then after this one, ina-archive na natin siya. Right now, our archiving is still on the process of inaano pa natin yung computers niya. So archiving, lalagyan lang natin siya sa isang envelope ulit. Lalagyan natin siya ng envelope number, and then ilalagay natin siya sa box with the anong box number siya, para pag may question dun sa isang ER na yon, madali natin siyang mapu-pull out, then mapag-aaralan natin. So that's the process ng floor natin, operations. Okay po. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you.